gaano ba ka-solid itong Solid 7? Ito pa rin ba kayo? Ay, oo, until now, nananatiling matatag. No? Kasi alam mo, Chris, hindi lang naman ito ngayon. Nagsimula yung grupo namin as seatmates, kung yung maalala, noong nagkasama-sama kami lahat since 2016. No? Noong pumasok sila Mig Zubiri, Sunny Angara, tsaka si Sherwin Gatchalian, tas kami, Joel Villanueva, kami ni, nabuo kami, no? Kasi parang same age kami halos, no? So, yun yung unang seatmates. Tapos, later on, nadagdag na si Senator Nancy Binay, tapos Senator Grace po, and then, Senator Lawrence. So, pito ho kami. Walo kami, actually. No? Pero, ang naiwan ngayon, seven. No? Solid seven na lang na tinatawag. Pero, I just want to be clear, Christian, no, that sa Senado ngayon, we're an independent bloc at this moment. So pinag-iisipan pa namin itong, we have the whole break to think about our direction, our plans. So siguro either we go on as an independent bloc or possibly join the minority. Yung iba sa amin kasi parang interesadong mag-minority. Pero lahat naman yan, we have almost 2 months to think about it. So, let the emotions die you down, no? Para makapag-isip kami ng tama't maayos. Pero, one thing is for sure, na kami po ay pro-development. Siguro, magiging mas flexible kami, Christian. Pag may nakikita kang magandang programa, ang administrasyong Marcos, then we will support, no? Pero kung may nakikita kaming mga mali at hindi magandang nangyayari, kailangan natin punahin. So, yan ang nakikita naming mas flexible kami siguro kung kami magiging independent bloc. Sa pagtaya nyo, doon sa pito, ilan doon yung kinoconsider na sumama sa minority? Well, as of now, tatlo pa lang naman yung nag-signify, interested, no? Senator Joel Villanueva, our former majority leader, ako rin po, at si Senator Nancy Binay, kasi kami ni Senator Nancy Binay, Christian, mula nung napasok kami sa Senado 2013, minority na kami. So, sanay kami sa minority. Ngayon lang nga kami nakatikim ng naging talagang majority at nasa leadership. Naudot pa. Kaya parang pinag-iisipan namin. Pero ano pa, no? We will let our, sabi ko nga, humupa yung mga emotion muna, and we have a long time, no? Hanggang July 25 pa yata, if I'm not mistaken, to think about it. Pero yung yung dahilan, pag-usapan natin, no? Kasi kudita naman talaga yung nangyari dyan, di ba? So may mga nagtatanong dati dito sa programa, hindi naman daw tinanggal si Senator Zubiri as SP. Nag-resign siya. Pinaliwanag ko na, usually, that's the last, yun ang pinakahuli. Talaga magre-resign ka once you know that you don't have the numbers anymore, no? Ano ba talaga yung dahilan? Kasi lumalabas yung video, yung sagutan nila ni Senator Bong Revilla. So lumalabas, natanggal siya dahil sa paa, tama ba? Well, napakababaw naman kung yun ang dahilan, no? Para sa isang issue ng paa, masipa kami ng paa na yon, no? So, sa akin lang, Christian, kasi iba-iba yung question, yung sagot, no? Iba-iba yung after the call. Ayoko na sana pag-usapan. I don't wanna cry over spilled milk and we want to move on. Pero, yun lang, I will maintain my position na wala naman kasi talagang compelling reason for a leadership change. Wala namang issue ng corruption, any scandal that rocked the leadership of Senator Zubiri. And sa tingin naman namin, yung Solid 7 o yung seatmates block noon, yan yung workhorse ng Senado, Christian, not to pat ourselves on the back. Pero kung titignan nyo po yung mga legislation, I think more than 50% of the legislation or even more na pumasa ngayon, lalo yung mga priority measures, are products, kung hindi man sponsored, authored, no, ng grupo po namin. So, yun po. Siguro, probably can leave it at that, na I would maintain my position na hindi sana nangyari. Kaya lang, nandiyan na po . We just have to take it a grain of salt. We have to move on. Nagpasya na po ang mayorya, kung ano man ang rason nila. Then, we just have to move on. And yung Solid 7 right now, we will think about our direction, no, during the break. Pero how big a factor was that, yung sagutan nila ni Senator Bong Revilla? Siguro it may baka ginamit lang yon, no, para magpainit ng issue. Pero
I think ano lang naman yun, kasi sinabi ni Senator Zubiri, ni said President Zubiri, that even Miriam Defensor Santiago, when she was undergoing chemotherapy nung siya po'y naka ano no, may cancer, she was marked absent. Kumbaga by the book, no, yung yun yung inaano niya, rules based, no, at that time. Kasi baka maging bad president, no, maging kasi yung iba ho, naggumagawa na that time no, eh, ng letter na kung pwedeng mag-online kasi masama ang pakiramdam, eh parang yun yung nasa isip naman ni SP Zubiri at that time, na it will be a bad president, no, na baka magtuloy-tuloy na ang lahat ay mag-online na lang. Okay. May pag-uusapan tayong importante, no, pero bago tayo pumunta rin sa issue ng China, speaking of how solid the Solid 7 was, the following day, di ba, nagkaroon ng gathering sa Malacanang, hosted by President Marcos and the First Lady. Kung ako nagkakamali, dalawa rin sa miyembro ng Solid 7 dumating, sina Senator Lauren Legarda at Senator Nancy Binay. Sa unang pagtingin ng iba, mukhang paano naging solid yung 7 ay yung dalawa dumalo rin sa gathering supposedly to celebrate the assumption to the Senate presidency by Jesus Cudero. Anong sagot niyo ron? Well, actually Senator Galian and Senator Lauren Legarda, no? Actually we encourage them to go kasi malapit naman talaga rin po naman sila sa palasyo, no? Kami rin naman, no? We supported, even our group really was very supportive of President Bongbong Marcos' program and lahat ng hiningi po niya. Kaya lang most of us siguro probably emotions were still very high ka kapapangyari pa nangyari pa lang, so next day parang we were not yet ready to face some of our colleagues, no, dahil ayaw na muna Malacañang, pero kasi parang it's very awkward, no, kumbaga parang sila nasa victory mode, kami po at that time pababa, so at that time parang we deemed it proper to just skip the event kasi nga po magiging awkward lang po, no, kapag kasama po natin mga colleagues natin na nag-iba, no, kumbaga nang na sumakabilang bakod. So yun yung ano, that's the reason, no? I have to be honest about it, no, talagang we purposely skip the event kasi ayaw naming ano magkaroon ng ilangan, ika nga. Okay, pero can you honestly say na dun sa mga public, sa publiko ngayon, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, na yung issue ng pagpapalit ng Senate presidency had a lot to do with standing by one's principles. Hindi dahil nagkainitan lang personally o nagkaroon ng issues dun sa hatian ng komite. Can you say a big part of that talaga? May kinalaman, prinsipyo? Well, this I can say, no? Ayoko na siguro, I don't want to dwell anymore on the details, pero what is for sure, said President Zubiri really fought for independence of the Senate as an institution, no, while it was under attack by the other house since January. Nagsimula po yan ng January nung kain People's Initiative, so-called People's Initiative in Chacha. Ano, hindi relentless yung attack sa Senate, ano, sinisira po yung image namin by some members of the house. They're taking turns, daily press cons. So I think yung leadership of the Senate just protected the institution, no? Tinindigan po ito ng institution.